Podcasters! Kamusta kayong lahat? Namiss nyo ba ako? Charot. Proof of life. Charot. Sana'y okay kayo. Kung may naririnig kayo, electric fan yun. Kung may naririnig kayong pagpasensyahan nyo na. Samahan nyo akong mag-coffee. Okay lang ba? Magkwentuhan tayo. Sinasabi ko na dito pa lang sa opisa na this video is in collaboration with Miramaru.home. So, I'm drinking dito sa aking Miramaru coffee mug na very, very maganda. At kanina pinakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang coffee ko. So, this video is ano lang, life update. Saka gusto kong i-share sa inyo yung mga plans ko for 2021 at gusto ko lang i-shout out yung saksakan. So, bakit February na ngayon lang ako mag-share ng life update at saka 2021 plans, ano. Kasi nga, parang medyo naging busy ako noong January and February. Lalo na noong February kasi birthday ko. So, ayun nga, mga ka-Justers, update ko lang kayo na 29 na po ako. Malapit na ako tayo mag-30. Saka, nagkukulay uli ako ng buhok. Ayan, blue dapat to, pero green na siya. Diba? Nag-fade na, hindi nyo alam. Medyo talaga February, maraming ganap. Saka, yung 2021 mga resolutions, hindi ko talaga nasusunod talaga yung mga ganyan. Pero alam niyo yung sinulat ko na siya, pero hindi ko maasimulan agad kasi medyo busy nga talaga lagi ang January and February ko. So, usually yung buhay ko ay nagsastart talaga ng mga March. Yung normal lang, yung wala masyadong hanash. So, ngayon ko palang isa-share sa inyo yung aking 2021 plans. At meron akong ginawang podcast episode about naman sa mga learnings ko noong 2020. So, eto, pakinggan nyo na lang yung episode na yon. For 2021, nag-list din ako ng mga gusto kong gawin. Alam mo yung meron tayong mga plans na hindi naman magawa-gawa. Siguro kasi, hindi naman natin talaga yun gusto. Gets nyo ba? Ako lagi kong nilalagay sa plans ko for New Year yung read more books. Pero sa totoo lang, hindi naman ako talaga nagbabasa ng libro. So, finally for this year, inalis ko na siya. Lagi siyang nasa ano ko ha, plans, pero hindi talaga ako mahilig magbasa. So, inaccept ko na yung sarili ko na hindi ako palabasa ng libro. Kaya, ang nilagay ko sa unang-unang list ko ay I will watch more movies and rewatch my favorite movies. Bakit naman ganon? Hello daw, sabi ng mga manok. Kasi nga, last year, mga late last year, na-discover ko yung Letterboxd. So, Letterboxd para siyang website and mobile app na pwede kang mag-list ng mga napanood mong movies. Pwede mong ilog yung mga movies, pwede mong i-review. Tapos, ang dami ko doon na di-discover ng mga to-watch na movies. Tapos, natutuwa din ako magbasa ng review. So, medyo, ano ako ngayon, ang Letterboxd yung Facebook ko na lagi akong nandun, naghahanap ng movie na mapapanood. Sabi ko, dahil mas gusto ko talaga namang manood ng movies, noon pa man, mahilig na ako manood ng movies, bakit hindi itong i-goal ko? Kasi na-enjoy ko. Parang, bang simula January, minake sure ko na everyday may mapapanood ako na isang movie. Kahit hindi magandang maganda. Basta meron lang ako mapapanood. At hindi ko naman na siya nagagawa everyday. Pero minsan, kasi pag weekend, tatlong movie sa isang araw. So, ito yung naging resolution ko na na-enjoy ko talaga. Tapos, gusto ko i-rewatch nga yung mga favorite ko noon pa. So, kung gusto niyo malaman yung mga favorite movies ko, i-follow nyo ako sa Letterboxd. Eto. So, second naman na plans ko for 2021, sabi ko, I will continue to make podcast episodes. So, yes, mga ka-Justers, tuloy-tuloy ang Kuda serye. At since may time kasi talaga na parang tinatamad na ako, sa totoo lang po. Kasi parang paunti yung mga nakikinig, ganyan. Pero every time na nagre-record ako, nasisiyahan pa rin ako, gusto ko pa rin siyang gawin. Kahit konti lang yung nakikinig, at least mga loyal na sila na lagi na silang nakikinig sa Kuda serye. Share ko lang na last week nag-ano ako, parang resource person sa isang webinar na ang mga participants ay mga college professor sa UPLB, tas nagkwento ako about podcast. So, parang dun na-boost uli yung ano ko, yung energy ko na, ang dami kong na-inspire. So, itutuloy-tuloy ko tong gawin. So, I will continue to make more informative, nakalagay dito, informative podcast episodes. So, yes, Kuda serye tuloy-tuloy. At nagre-release na rin po ako ng mga solo episodes. So, pakinggan nyo po kung gusto nyo lang naman. At next ay, ang dami kong mga nabiling kung ano-ano talaga ng 2020. So, nakalagay dito, I will not buy more stuff.
Oo, siguro ngayon talaga magbabawas na akong bumili-bili sa Shopee, Lazada. Yung in fairness sa January, February, sobrang konti pa lang nabili ko. As in, yung mga binili ko, kailangan naman talaga. So, parang planner pa lang yung nabili ko. Bumili ako ng planner kasi talagang nagsusulat ako ng planner. Saka sobrang mura lang yung nabili ko. Papakita ko sa inyo. So, this is my 2021 planner. Nabili ko lang siya sa Shopee ng parang 200 pesos. So, maganda siya, mura. Saka, ito yung gusto ko talaga na format eh. Yung ganyan. Yung maliit lang na space. Pero, sapat lang per day. So, lang ata nabili ko pa ngayong February. Weh. Charot. Oo, feeling. May mga binibili ako ng mga organizers. Pero, hindi siya talaga luho. Hindi katulad last year. Parang, ang dami kong nabiling mga kung ano-ano talaga. Na minsan, pinagsisisihan. Char. So, inom muna ulit tayo. Next kong plan for 2021, I will take care of my dental health. Ayan nga mga madasters. Share ko lang no, natakot po ako sa dentist. Takot ako pumunta sa dentista. Ayoko talaga nung ginigrill. Nangingilo talaga ako. Kaya, alam mo yung kahit may masakit na sa ngipin ko, hindi pa rin ako pumupunta. Tapos, kunyari sasabihin, magpapaklean lang ako. Tapos may nasabihin na may kailangan gawin. Sabi ko, sige po, babalik na lang ako. Pero hindi ako babalik. Yun. Medyo ngayong year, kinonquer ko na yung fear na pumunta sa dentist. Halos every week po ay nasa dentista ako. Promise. Kasi parang inisip ko na din talaga na magpa-braces. Kasi tingnan nyo, alam ko, napapansin nyo siguro, hiwa-hiwalay na yung ngipin ko. Tapos sabi ko, sige, magpapabraces ako. Na parang napag-desisyon ko na. Pero sabi ng dentist, kasi parang sabi ko, wala na po bang ibang pala paraan? Tapos kinuwento niya pa na after kong mag-braces, kailangan forever ako naka-retainer. Sabi ko, parang hassle. Ayoko naman ang ganun. Sabi niya, ang gagawin na lang daw, parang ipapasta na lang yung mga gaps kasi okay naman daw yung ngipin ko. So, ganun na lang. Yes, hindi ako magbe-braces. Ayoko talaga kasi ang dami kong mga friends na naka-braces na masakit daw. Ayoko talaga nang may masakit sa ngipin. Parang kung sumakit na lahat sa akin, wag lang ang ngipin talaga. So, kasi nga ayoko pumunta ng dentist. At na-realize ko sana noon pa ako nagpagawa ng mga kung ano-ano. Ngayon tuloy ang dami. So, weekly pumupunta ako ng dentist. Nagpapaayos ako ng mga kung ano-anong sira ng ngipin ko. So, kung bata-bata pa kayo, at kung may pera naman kayo, yun din ang mahal naman kasi. Siguro kailangan na isang podcast episode yung pagde-dentista. Ang mahal, no? Lalo na ngayon, nagmahal sila kasi mas, ano eh, may mga PPE pa, ganyan. So, doble presyo yung dentist nyo yun. Kung bata-bata pa kayo, ay nako, alagaan nyo yung ngipin nyo talaga. Yun siguro yung pinagsisisihan ko. Sana nung bata-bata pa ako. Siguro din, wala pa akong pera nun. Ngayon, ime-extra-extra ako na pang bayad. Yung dental care talaga ang mahal talaga. Kaya yung mga privilege lang din talaga yung mga nakakapagpa-braces, di ba? Kasi mahal-mahal. Okay, next, sabi ko dito, I will get fit. Hindi ko na sinabi dito na I will lose weight. Hindi ko na nilagay. Every year nilalagay ko yun, I will lose this MMA weight. Hindi naman natutupad. Maglo-lose, pero babalik din. So, ayun nga, tinatry ko na every now and then mag-workout, maglakad-lakad, pero hindi ko siya pinipilit. Hindi ko na rin pinipilit yung sarili ko na everyday kailangan ko mag-workout, yun yun. Tapos, sabi ko din dito, I will eat more vegetables. So, mas healthy na lang din yung kakainin ko. Hindi ko na rin pipilitin yung sarili ko na no rice. Kasi ang hirap nga niya panindigan. Kaya ko siya ng mga 1 month, 2 months, pero magkahandaan lang na kaunti. Mawawala na. So, at least kaya ko mapanindigan in the long term, in the long run. Yun. At ang next ko ay, ayan, more alone time. Ito yung gusto kong mas marami pang ganito, more alone time. Ngayon, talaga na-enjoy ko yung pupunta lang ako sa isang coffee shop, tapos ako lang doon, or maglalakad-lakad lang sa mall, ganyan. Medyo hindi pa nga safe masyado, kaya nakakatakot pa rin. Pero na-enjoy ko yung mga alone time moments. Tapos, sa grocery, gusto ko ako lang mag-isa. Kasi parang, dahil nga lockdown, lagi kami magkakasama dito sa bahay. Alam mo yung minsan, parang feeling mo wala ka ng alone time. Important talaga yung alone time. Pakinggan nyo yung podcast episode, ito nalagay ko, ng Telebaba Tapes on alone time. Doon ko talaga na-appreciate na, oo nga, no, parang hindi ko lang siya iniisip, pero gusto ko lagi ng alone time. Sabi ko dito, more savings. Pero ayun nga, I want to increase my savings. Dahil sinabi ko na hindi na ako masyadong bibili ng mga kung ano-ano, ay i-increase ko yung savings ko at mag-explore pa ng ibang investment. So, ayun. So, medyo tipid at saka mas mag-save pa talaga for the future. So, next dito sa aking 2021 plan ay racket. Hanap-hanap ako ng mga racket pa. Kung kaya pa, kung saan makaka-earn pa ako ng money. Kasi kung gusto ko nga naman lumaki pa yung savings ko, wait lang din ako nakainom.
ko, edi, ayun nga, kailangan kong umearn ng extra. So, naghahanap-hanap na rin ako ng mga racket. Ayun, more and more racket aside from full-time work kasi para may extra, no? Kailangan natin yan sa buhay. Next! So, ito yung last kong 2021 plan. Pero parang hindi pa to nasa katotohanan, nakalagay sa akin. Prepare for your solo travel to Japan. Baka talaga. Ba't yun ilagay? Oo, kasi ako talaga kung may goal pa ako sa life, gusto ko talagang pumunta ng Japan at gusto ko ng solo. Kaya ko ba? Comment below kung nagmamaano lang ako, mamangarap, nag-aambisyon. Gusto ko talagang matry talaga yung solo travel kasi may mga solo travel ako pero for work or pagdating doon may imi-meet din. So parang hindi din siya solo. So ang plan ko talaga, paulit-ulit. Plan ko talaga makapag solo travel ako tapos Japan kasi sobrang dream place ko yung Japan. So hindi siguro to for 2021 dahil nga sa pandemya, mga next year. So dahil medyo mahal nga, so kailangan natin mag-save pa. Ayun lang, ayun yung mga nilagay ko sa 2021 plans ko. So ayun lang mga ka-justers, medyo napahaba na yata itong kwentuhan na ito. So gusto niyo ba na marami pang ganito ng coffee with me, with coffee and contemplations? At again, thanks to Miramaru.home for partnering with me in this episode. At wait, wag kang aalis. Yes, may pa-giveaway si Miramaru.home. Yeah! Ano nga ba ang Miramaru.home? Lagi ko sila dito nababanggit. So kung hindi nyo pa alam bakit, so Miramaru.home ay isang Instagram shop where they sell mga ceramics na ganito. Anything na pwede mong ilagay sa kitchen or kainan. So more on home improvement. So sobrang aesthetic, curated ng mga tinitinda doon. At ako mismo, fan ng Miramaru.home. Ang dami ko ng mga nabiling kung ano-ano doon last year. As ang dami niyang nabili last year. At ito din, diba? Super cute. So, kung gusto mong manalo nitong very cute, ayan, papakita ko ang photo. Ayan. Very cute mug with a saucer. 2 winners, mga ka-justers. Kung gusto mo manalo niyan, curated by Mels. Shout out to Mels, my friend na owner ng Miramaru.home. Thank you so much. At if you like that, join the giveaway. Comment below lang kung how do you like your coffee mo. Do you want it cold? Anong mga favorite niyong coffee? Like, latte ba? Ganyan. Kasi ako ngayon, medyo black coffee ako. Di ko alam. Hindi ko in-expect din ang sarili ko. Kasi lagi akong ma-cream eh. So, ngayon, kaya ko na yung mga black coffee lang. Tapos may dash of cinnamon. May pa-dash. Ikaw, anong gusto mo sa coffee mo? So, i-share mo dyan. At follow mo ang Miramaru.home sa Instagram. And subscribe, syempre, to my channel. Yun lang, apakadali. So, join the giveaway. And sana nagustuhan nyo itong episode na to. Episode? Itong vlog na to. So, good luck sa ating lahat sa 2021. At kung may plans ka din, sana ay magawa mo rin. At kung hindi naman, okay lang, may next year pa. Bye, mga justers. Namiss ko to. Namiss ko kayo.